karte mo na sa'yo na nasa ikalimang bahitang seksyon ng Ezekiel. Sa videong ito ay uulat ko ang mga dahilan ng paglalakbay at pagtuklas ng mga bansang Espanya at Portugal sa Asia, lalo na sa ating bansang Pilipinas. Ayon sa ating kasaysayan, 363 taon tayong sinakop ng mga Espanyol. Ito ay dahil sa kanilang mga layunin. Ngunit paano nga ba nagsimula ang paglalakbay at pagtuklas ng Espanya sa Pilipinas? Tapos maglakbay ng mga crusaders sa Asia o mga sundalong tumulong sa mga Kristiyano na mabawi ang lupaing sinakop ng mga Muslim gaya ng Holy Land, napatunayan nilang maraming likas na yaman ang matatagpuan dito. Nagdag pa rito ang librong na isulat ni Marco Polo tungkol sa kayamanan at kakaibang kultura ng mga taga-silangan. Agad itong nabalitaan ng mga taga-Europa kaya ninais nilang makarating sa Asia. Nang panahong iyon ay kasiglahan ang paglaganap ng Katolisismo sa Europa. Naghahanap rin sila ng mga pampalasang magagamit nila sa kanilang pagluluto at pampreserba ng pagkain. Mula sa kanilang nabalitaan na pag-alaman nilang ang Molucas ay sagana sa mga pampalasa at kila rin bilang Spice Island. Agad nilang naamoy ang mga pampalasang ito na nagtulak sa kanila upang maglakbay at tuklasin ang mga lugar na ito. Nagamit nila ang pamamaraang merkantilismo o ang paniniwalang ang pag-unlad ng isang bansa ay nasusukat sa dami ng ginto at pilak na mayroon ito. Kaya nagsagawa sila ng kolonyalismo o ang pananakop ng mga lupain upang mapakinabangan ang likas na yaman nito. Ang sistemang ito ay magbibigay sa kanila ng kapangyarihan at awtoridad na pamunuan ng mga mamamayan ng mga lupaing kanilang masasakop. Tinawag na kolonya ang mga lupaing kabilang sa sakop ng bansang nananakop. Ang Espanya at Portugal ang nagpaligsan sa gawaing ito parehong ayaw pa lamang sa isa't isa. Sa kagustuhan ng mga ito na mapalaganap ang nahihiyong Katolisismo sa kanilang paglalakbay ay humingi sila ng pahintulot at basbas kay Papa Alexander VI na labis din ang pagnanais na maipakalat sa buong daigdig ang Katolisismo. Nagsagawa ang Papa ng dekreto o kautusan upang maiwasan ang pag-aaway ng dalawang bansa. Tinawag ang kautosang ito na Papal Bull noong Mayo 3, 1493. Ang unang kautosan ay nagsasaad na ang Espanya ay may karapatang tumuklas sa mga lugar o lupain sa Amerika at ang Portugal naman ay sa Africa. Kasunod nito ay ang panibagong kautosan na nagsasaad na mapupunta sa Espanya ang lahat ng mga bansang matatagpuan sa kanlurang bahagi ng daigdig. At sa Portugal naman ang lahat ng mga bansa sa silangan. Ibig sabihin malaya silang makapanakop sa lahat ng dako ng daigdig. Ngunit tinutulan ng Portugal ang kautusang ito sapagkat may mga bansa sa silangan na nasa kanilang paghaharap na. Sa pangyayaring ito ay pinagtibay ang kasunduan sa Tordesillas noong Hunyo 7, 1494. Nagsasaad dito ng tumusunod na kautosan. Una, ang lahat ng bansang matatagpuan sa kanlurang bahagi ng daigdig ay para sa Espanya at lahat ng bansa sa kasilangan ay para sa Portugal. Dalawa, ang alinmang lupain na matatagpuan ng Espanya sa silangan ay bibigay sa Portugal at ang alinmang lupaing matatagpuan ng Portugal ay ipagkakaloob sa Espanya. Mula sa kompetisyong ito ay naimpluwensyahan na ring manakop ng mga bansang England, Netherlands at Fransya. Sa kabilang banda, sa pagnanais ng Espanya na makapanakop ng higit na lupain ay nag-isip ito ng paraan upang makahanap ng ruta patungo silangang bahagi ng daigdig. Hanggang sa matuklasan nila ang Pilipinas mula sa ekspedisyon nila Miguel Lopez de Legazpi. Ito ang tinuturing na pinakamatagumpay na ekspedisyon ng Espanya. Bunga nito ang pagkawala ng kalayaan ng pagka-Pilipino ng mga lahing kayumanggi sa loob ng 363 taon. Ngunit ang hindi nila alam ay nauna nang makarating ang Portugal sa Pilipinas sa pangunguna ni Ferdinand Magellan.
Tatlong G ang layunin ng Espanya sa pananakop sa Pilipinas. God, Gold, and Glory, o Katolisismo, Kayamanan, at Karangalan, at doon na nga nagsimula ang paghihirap ng mga Pilipino.